Good morning, panis na laway! Good morning, maingay na nanay! Kasama nyo sa pag-unat, Mumog Hilamos! Ang Angkol! Morning, Call! Tagul! At si Tita! Morning, Tits! Tanya! Sa Feel Good Morning! Cool? Ayaw cool? Bata pa ko cool? Feel good morning po sa lahat ng ating kabisyo at kaloyal. Nasuki po ni Uncle Dagol at Tita Tanya Chini. At ng Love Radio. Sorry. Ako po si Betty. May asawa't anak. Meron po akong Sari Star Store at yan yung pinagkukuha namin ng income. Alam niyo po, balak ko sa bahay ko na patirahin ang aking nanay Celia dahil senior na po siya at para makabanding naman niya po ang kanyang mga apo. Pinagpaalam ko to sa aking mister, kaya lang si Kuya Baldo sumama rin. At ganito po ang aking kwento. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. Tsaka nanay mo yan, nanay ko na rin. Mano po? Roland, gusto ko magpasalamat sa iyo. Napakabuti mo sa akin na talaga. Pati yung tinahin mo ko dito sa... Huwag ka na umiyak. Hindi, utal-utal kasi ako, di ba? Alam mo naman, mula... Noon. Anako. Salamat. Ha. Roland, pasensya ka na kay Mama. Alam mo naman niya may mula nung na-stroke yan ay ganyan magsalita. Pasensya ka na, ha. Pero salamat kasi binigyan mo ko ng chance maalagaan yung mama ko na na-stroke at senior na. Salamat. Olan. Wala ka naman. Jinjin, mag-bless ka na sa lola mo. At least makasama na ng lola mo dito. Hi, Grandma! Bless po! Hello? Lola, bless pa ko, Lola! Ay, mga anak. Ay, huwag niyo naman ilayin yung lola niyo. Hindi kasi nagagalaw ng lola niyo yung kamay niya kasi na-stroke nga siya dahan-dahan. Sorry ay, po, Lola. Akala ko po, hindi ako ni Mama si ni Lola kasi hindi nagagalaw yung mukha niya tsaka yung kamay niya. Lola, ano po ni sasakit mo? Jinjin, huwag ka niyang magtanong. Nahirapan niya nga si Lola tumagot. Lola! Alam ko na po yun dahil po si Lola ay mahilig kumain ng chicharon, tama ng baboy, lechon, at saka yung high cholesterol foods. That's why she experienced mild stroke or stroke. Stroke is caused by the nerves in the brain. It's clotted. Jinjin. Do you know that, Junjun? Jinjin, ang dami mong alam. Ang alam ko lang. Lola, halika, maglato-lato tayo. Ano? Kung anong ganyanin ng lola mga mo? Mga anak, huwag niyong simula ngayong araw na to. Wala masyadong maglalaro ng lato-lato kasi nakakadistract yan sa pandinig ni lola niyo. Stroke patient siya. Hindi siya dapat nakakarinig ng mga unnecessary noises. Opo, Mama. Tara, Jinjin. Ah, ganun po ba? Nanay, tatay, gusto ko.
kang maingat kita si Lola Manoy. Pero testing ko lang kung naririnig niya tayo. Mga apo, naririnig ko kayo. Tol! Tol! Ayan na yung mga gamit namin ni Mama, ha? Pinasok namin. Uy, Bayaw! Uy, Bayaw! Mahal. Alito mo na ako kasi nandiyan yung mga, may mga kaibigan din ako dito sa labas, eh. Ha? Labas mo na ako. Dapat, ha? Mahal. May sasabihin mahal sana ako sa iyo. Kala ko ba si Mahal, wait lang. Ayaan mo na. Kasama kasi ni Mama, alam mo naman, yan na lang yung walang asawa na anak ni Mama, eh. Yan na lang yung kapatid kong walang asawa, kaya kung pwede isama na lang natin dito yung sa bahay. Pwede natin utos-utosan yan si Kuya Baldo. Pwede yung taga-alaga kila Junjun tsaka Jinjin. Ha? 1, 2, 3, go. Hala! Ayoko po niya alaga ni Tito Baldo dahil malaki na nga po yung tiyan niya, yung batok niya ang kapal pa. Baka po maging obese din kami. Nga, ang itim-itim pa ng liik ni Uncle Baldo. Kaya nga po, ayoko nga po siya nitatawag na Uncle Baldo kasi hindi po siya na mabait sa amin, di ba, Junjun? Opo! Ayoko talaga kay Uncle Baldo, baka tumaba din po kami. Kaya nga po, baka ma-stroke-stroke din kami. Oh, mga ano? That's bad for our health, di ba, Daddy? Oh, alam ko naman mga anak, pero siyempre, chewin nyo yan. Sige mga na, doon muna kayo maglaro. Uncle nyo yan, kahit anong gawin nyo, alam nyo magbabago nyo naman siya, eh. Kaya hayaan na lang natin. Papa, ang usapan kasi natin, yung nanay mo lang titira sa atin, ba't kasama, ba't may plus one yan, package deal ba yung kapatid mo? Matanda na yan. Papa, yun na nga ang sinasapakiusap po sa'yo. Bigyan mo naman ng chance na pwede nating pwede magtinda dito sa tindahan natin pag aalis tayo. Di ba, hindi tayo mag-aalala. Pag aalis tayo, may pasyal tayo, maiiwan tagabantay. Di ba sa halip na aso, kuhanin natin si Kuya Baldo. Bagay, mukha naman siyang aso. Wow! Yung yan naman ako sa'yo, mahal. Aw, aw, aw. Mahal, sige ano, na payag ka na? Ang bait talaga na mahal ko, kaya dami na umalik sa'yo. Ayaw mo yata umumayag, eh. Hindi, mahal. Hindi, mahal. Ang sinasabi ko na sa'yo, mahal, kapatid mo yan. Sana lang ay makatulong siya sa atin. Okay? Predo. As in, wala na si Fredo, Roland. Kalimutan mo na yung asawa mo na, eh. Roland po. Huwag ka na si Mirit na, eh. Roland. Ano po yun, eh? Wala ka naman, eh. Sana na, magbago na yung anak mo. Oo. Tagay ba? Inom! Baldo. Bay, lasing Baldo ka na, bay, Baldo. Baldo. Oh, lasing! Tagay Baldo pa! Uy, Baldo! Oh. Sampaling kita. Oh, ay, Baldo. Baldo, sinusundo ka na ng ano, ng pamangkin mo, oh. Ayan mo ang kamangkin ko. Tito Bal, Uncle Baldo. Uy, mga nandito, Jinjin. Ano daw sabi po, tita? Tito Bong, ano daw sabi ni Uncle? Sabi niya, ba't ka raw nandito? Ano nga ako ito ba? Ay, ito nga, ay, ito, sabi niya, Jinjin. Gabi na raw, ba't? Ba't ka pa pumunta dito? Ako kasi taga-translate ang tsuhin mo. Alam mo naman yung tsuhin mo. Yung po ba nasasabi ni Uncle Baldo? Uncle Baldo kasi si Lola po kailangan bumili ng katapres ng gamot. Wala na po siya ni Bibi. Ah! Ah! Si Lola! 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 Sabi niya, wala daw siyang pera kasi binili na namin ang alak, eh. Ano pa pabili niya ng gamot ng lula mo? Ganun po yung magkakasabi niya po. Oo, tinanasit ko lang.
Alam mo ba, international translator ako yung mga taga Venezuela, mga taga Brazil, pag umasumali ng Miss Universe, ako yung translator. Kaya alam ko yung sinasabi ng join mo. Sige nga po, i-translate nyo nga po ito. Kansa hamida! Ayan, absent ako niyan. Pabihirang bata, ito na papasubo ako. Ay! Ayos! 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 Sabi ng tiyohin mo, umuwi ka na. Baka may white lady daw dyan. Kasi gabi na eh. Ano po yung white lady? Ayos! Ayos! Sabi niya, kahit white lady pa yan titirahin niya. Pabairo niya. Tito, apa, Tito Baldo, nisusumbo kita kay papa ko. Inampon ka na nga namin sa house namin, tapos ni Babad yung iguali mo, nag-a-attitude ka. Araw-araw, barkada. Pambababae po ang inaatupag ng kuya ko. Wala nang ang ambag sa bahay, di pa mautusan, di pa nagtatrabaho. Pero puro pambababae at barkada ang inaatupag niya. Kaya minabuti ko po kausapin na si Kuya Baldo. Pambihira ka naman. Paminsan-minsan lang naman ako napapainom. Kuya, parang awa mo na kuya. Para hindi ka mapaalis sa bahay ni ng asawa ko. Makisama ka naman. Magtrabaho ka naman. Hindi yung sideline ka lang sa construction. Kuya, wala ka bang maisip na trabaho? O kaya, bibili ako ng tricycle. Ibiyahe mo. Ungingitim ako dyan. Tsaka ang init. Di akong pagpawisan. Uy, ikaw magbantay sa tindahan. Hindi ka man lang namin mapagbantay pag aalis kami. Binibilangan mo na ako? Kuya. Nung bata tayo, ako gumagastos sa'yo ah. Tapos ganyan ka na? Kasi dito ako nakatira sa inyo. Yabang mo naman. Grabe ka kuya. Hindi kita sinusumbatan na nakikiusap lang naman ako sa'yo. Kuya, para alagaan mo na lang si nanay. Ikaw taga-bili ng gamot kasi ako pa yung bumibili ng mga... Mukha ba akong caregiver? Kuya Baldo, mag-isip ka naman sa katotohanan. Talungan mo naman ako kay nanay. Sa mga gastos niya, pati sa bahay, kahit tubig, ikaw lang, 200 lang bill natin sa Maynila. Di ikaw magbayad nun. Wala na akong pera. Yung sweldo ko, na-advance ko na nang na-advance, na inom na namin. Ano pa bang gusto mo? Ano bang trabaho gusto mo? Sige, gusto mo ba mag-grab? Angkas? Ano? Ano gusto mo sabihin? Kayaan mo lang ako. Mag-iisip din ako ng diskarte. Ayoko yung pinipilit ako sa trabaho. Trabahong ayoko kaya naman. Ito, parang awa mo na. Kasi ayoko magka-problema kayo ng asawa ko tsaka ng mga pamangkin mo. Bakit? Yabang naman ang asawa mo. Mayaman ba siya? Kuya, hindi naman siya mayaman ah. Kuya, grabe ka naman magsalita. Ikaw na nga yung kinupkup namin eh. Lumabas yung totoong kulay mo. Kala ko ba naman kapatid tayo tas gaganyanin mo ko? Hindi mo ba naririnig yung sinasabi mo? Kuya! Porque yung masenso lang konti sa buhay, nakaroon na ng sari-sari store. Wow, ang yaman nyo, ang yabang nyo! Kuya! Saka na magyabang kung may-ari na kayo ng aeroplano o barko? Kuya, hindi ko na kaya. Alam mo? Sige. Kuya. Hayaan mo! Pag makahanap ako ng trabaho, alis din ako dito! Yayabang niyo eh! Kuya Baldo! Kuya! Makalipas lang po ang ilang buwan,
nanilaw ang buong katawan ni Kuya Baldo. Nilagnat ng matindi, nilalamig ang buong katawan. Yun pala po ay dahil sa kanyang araw-araw na pag-inom, pamumulutan, nagkaroon siya ng hepatitis. Oh! Kuya! Buhay ka pa? Asan na yung mga kaibigan mo? Yung barkada mo? Nakasama mo sa inuman? Asan sila ngayon? Ako nagpapagamot sa'yo! Ha? Ano, Kuya Baldo? Ayoko sana magalit eh! Pero asan na yung mga pinagmamalaki mong kaibigan mo? Nadadamayan ka sa karamdaman! Diba? Puro sa ano lang sila? Puro sa good time lang sila? Sa inuman, sa pambababa? Eh, asan sila ngayon? Tama yung tsura mo, nakikita mo ba yung sarili mo sa salamin, ha? Hmm? Kakulay mo yung saging na latundan! Ang dilaw-dilaw mo, kuya! Ayaw nga kita palapitin sa mga anak ko eh! Diyos ko! Sorry, kuya, pero... Matuwarin mo ako. Wala na akong kaibigan na yun. Nagchat-chat ako sa kanila. Binlock na nila ako sa GC. Ayaw nila akong pahiramin ng pera. Pambili man lang ng gamot ko. Matuwarin mo ako, sis. Tol. Tol. Ikaw lang nabasaan ko, Tol. Wala naman talagang... Wala naman ako ibang pamilya. Kayo na lang ni Mama. Tapos si Mama may sakit pa. Tapos ako nagipasaway pa. Kaya sana, Tol, mapatawad mo pa ako. Bigyan mo pa ako rin sa pamag-asa. Gusto ko na rin magbagong buhay, Tol. Kuya Baldo. Sige, pinapatawad na kita. Sana matuto ka na. Salamat. Kuya, gagaling ka, huwag ka mag-alala. Pagtutulungan namin mga asawa na mapagamot ka, Kuya Baldo. Kuya Baldo, huwag mo na mamatay. Hindi pa ako mamatay.